Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay panibagong tutorial na naman yung i-share ko sa inyo. At ito nga ang isa sa mga in-demand ngayon sa ganitong printing business. Kasi mula nung nagkaroon ng pandemic ng COVID-19 ay isa ito sa naging part na ng ating outfit of the day, yung tinatawag na OOTD. Ito ay ang face mask. No? At yun nga, isishare ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng mga personalized face mask. No? Kaya step by step kong isishare ko sa inyo. Dahil ito nga ang isa sa pinakamabenta ngayon. At nung mga nakaraan kong vlog, ay baka napanood nyo na dun sa aking PC build, no, for video editing, ay instead na bumili ako ng video card, ay binanggit ko doon na ibinili ko na lang ito ng mga face mask. At ito nga yung mga yon. Ito ay mga neoprene face mask. No? So meron itong pang adult at meron naman mga pambata. No? Kasi nga hindi lang naman adult yung nagsusuot ng face mask. Okay. At para matutunan mo to ay tapusin mo yung video natin ngayon. No? Kasi tuturo ko ito step by step kung paano ko siya ginagawa. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ako nga pala si Dixie, sa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay digital printing, kaya kung mapapansin mo dun sa aking mga previous uploads, paramihan doon ay about sa digital printing and computer repair. No, kaya pwede nyong balikan yung mga yon para mapanood nyo at sigurado akong marami kayong matututunan. Wow! So, para makapanood ka pa ng maraming videos about sa mga bagay na yan, huwag mong kalilimutan i-hit yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa aking mga upload. Kasi 2 to 3 times a week ay nag-a-upload tayo ng mga panibagong videos, mga tutorial, and tips na sigurado akong marami kayong matututunan. Okay, so simulan na natin yung pag-print. No, i-ready ko lang yung mga designs and mamaya i-demo ko na sa inyo yung actual natin na pag-print ng ating mga face mask. Okay, so sinet na natin yung ating heat press sa 160 and 10 na time. Kaya antayin na lang natin na ma-reach niya yung temperature na yan. At habang inaantay nga yan, ang ginagawa ko ito, sinisegregate ko na yung mga face mask pati yung mga designs and mga name na ilalagay. Ayan, so naka-ready na yan lahat para mamaya pag tayo ay magtatatak na ay tuloy-tuloy na yung ating trabaho. Ayan, hindi na tayo maghagilap pa ng mga ilalagay sa kanila. Ganun, para mapabilis lang yung trabaho. Okay, so wait na lang natin yung temperature para mamaya tuloy-tuloy na yung ating gawa. Okay, na-reach na nung ating heat press yung temperature natin na 160. No, kaya magsisimula na tayo sa pagtatatak ng ating mga face mask. Okay, so ang gagawin ko, magsasample ako ng isa na para sa mga nurse. Bala ang magiging design kasi nito. Dito yung pangalan sa kabila, dito yung sa kabila. No, kaya ang gagawin natin, i-pre-press muna natin yung ating face mask. So dito kasi, kung mapapansin nyo, maganda na yung pagkakagawa niyang gitna para hindi siya ma-damage. Ang pag press natin, kabilaan lang. Hindi na natin idadamay ng isang lagay ito. Kasi nga, ang nangyayari, parang may mga kulubot na dito. Okay, so sample tayo. Sample tayo. Kung nagpipre-press ako, dyan lang, pag ganun, sa gilid. Dito natin ang fit yun. Para hindi mag-discolor yung ating face mask. So 3 seconds lang yan. 3 seconds. Ano na natin. Lagay na natin yung pangalan. So vinyl ito, kaya ang temperature nga, sabi ko kanina, ay 160 lang.
Tsaka yung time ay 10 seconds. Pag ganun lang, ganun doon yung pangalan. And then, ilagay na natin yung ating teflon. Tsaka i-press na natin ng 10 seconds. So dito pala medyo dapat hard ng konti. I-hard pa natin ng konti kasi nga doble kasi itong ano natin ng face mask pagkakatahe. O kaya medyo diniinan ko kasi doble yan. Pagka yung saktong press lang, ang mangyayari parang hindi siya ganun kakapit. Kasi nga doble to, may packet kasi to para sa filter. Yan. So kailangan natin medyo may pwersa para dumikit siya ng maayos. And sa kabila naman yung picture, yung NARS ng image, yan, same process pa din. Medyo matrabaho lang talaga siya, pero sulit naman no, pagka marami kang order na, mga pa-order na ganito, eh medyo sulit naman siya. Kaya ako, tinatsaga ako yung pagkatanggap nito pa rin. Kasi kahit pa paano, hindi naman lahat ng oras ay may mga t-shirt, mug, mga kaya. Samantalahin na rin yung pagkakataon na may mga nagpapagawa ng ganito. So ito naman, tansyan nyo lang medyo gitna. Ayan. 2 inches lang yung laki ng aking design. I-press na natin. 10 seconds din yan. Okay. So yan. So kapit na yan. O yung ating design na yan. May mga ibang klaseng design pa ako dito. Yan. May mga gawa na ako dito. So, yung mga ganito, pangalan lang. Ayan. Yung iba kasi pangalan lang yung pinapagawa. Ayan. Yung iba naman, merong logo ng agency nila. At may mga pinapalagay-lagay pa sa kanila. Kaya yung price, depende din sa kung ano yung mga pinapagawa nila sa inyo. Ako may tinatantya ko lang din yung price, no? Kasi nga ngayon lang din tayo nagkaroon ng ganito nga. Pero kung ano yung pricing natin sa mga t-shirt, dun mo na rin ibibase, no? Kung ano yung mga material na nagagamit. Okay, so tutuloy-tuloy ko na itong paggawa ng mga face mask na to, no? Para may deliver ko na siya mamaya. Ayan, so tapos na tayo sa pagtatatak, no? Ayan, oh. So, bali ngayon, gagawin ko na lang ay pagtatanggalin na lang natin yung mga ano dito. Yung mga backing nitong ating mga vinyl. So ganun lang, and I hope ay may natutunan na naman kayo sa araw na ito. At kung hindi pa kayo nakakagawa ng ganito, ay itry nyo kasi isa ito sa mga in demand ngayon na pwede nyong ibenta sa inyong printing shop. Kung nagustuhan mo yung video natin na to, ay huwag mong kalimutan na hit yung like button at huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit yung notification bell para updated kang lagi sa aking mga upload. Kasi 2 to 3 times a week ay nag-upload tayo ng mga panibagong video and tutorials na sigurado ako na marami kang matututunan. Okay? So, muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.